Bumaba ang binabantayang sulfur dioxide o azufre na ibinubuga ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa FIVOX, posibleng tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pag-alboroto ng bulkan. Nanatili namang dagsa ang mga turista sa Albay. Si Mark Fetalco sa report, Rise and Shine, Mark. Mas maraming rockfall event, volcanic earthquakes at pyroclastic density current ang namonitor ng FIVOX sa Bulkang Mayon. Pero ang binabantayang pagbuga ng sulfur dioxide o azufre bumagsak sa 149 tons mula sa mahigit 700 tonelada noong June 13. Ayon kay Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory, isa ito sa mga tinitingnan nilang parametro sa mga posibleng maging senaryo ng Bulkang Mayon. Dahil biglang bumaba yung sulfur dioxide, baka sinyalis na ito na papunta na siya dun sa tinatawag nating mas aktibo or more explosive na eruption kung saan meron tayong mga malalaking pagputok. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ayon sa FIVOX, posibleng abutin pa ng ilang linggo o buwan ang pag-aalboruto ng bulkan. Hanggat meron po kaming nakikitang hindi normal sa parameter, hindi po namin ibababa dahil hindi lang kami kailangan tumingin sa iisang parameter, kailangan tingnan namin yung buong datos. Habang may banta pa ng Bulkang Mayon, wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan mananatili sa evacuation centers ang mga residente mula sa 6 na kilometrong danger zone. Sa ngayon, ilang residente na nakakaranas ng pagkahilo, ubo at sipon, diarrhea at hypertension dahil sa matinding init at kakulangan ng malinis sa tubig. Isa sa mga nilapatan ng lunas ang nanay ni Raymark. Yung place namin sobrang init kasi yung bubong niya yero, tapos sobrang init pa, so pagkaano pa ng Bulkang Mayon, sinabayan pa niya. Tapos yung matin pa, sobrang init pa. Kaya wala na akong magagawa. Upon checking her blood pressure, nasa 130 over 90. So, she was given antihypertensive medication. Sa tala ng Albay LGU, aabot na sa mahigit 15,000 ang inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Dagsa pa rin ang mga turista sa mga sikat na pasyalan sa Albay. Namangha ang marami sa ganda na bulkan habang may ilan ding nangamba. Beautiful disaster talaga ang Bulkang Mayon yun. Ang ganda niya habang bumababa, pero at the same time, delikado siya kasi hindi naman natin alam kung kailan talaga siya puputok. Nakita namin yung bumubuga talaga, umuusok, daming usok. Nakakaano sa mga, kasi nakikita namin sa TV na napamanood namin sa cellphone na dami talagang kaya wala tayong ibang mag-pray na lang tayo sa may kapal, parang tulungan tayo. Naglabas ang Department of Tourism Bicol ng viewing sites sa Albay kung saan ligtas sa makakapwesto ang mga turista para saksihan ang volcanic activity. Kabilang dyan ay ilang tourist sites sa Legazpi City, Daraga, Camalig at Ligao City. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.